Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, September 26, 2021. Yung minomonitor nga po nating bagyo no sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility or halos nasa linya na ng ating power line, itong si Typhoon na Mindulle na tinataglay na nga po no ang lakas na aabot sa 215 kilometer per hour. Ayun po yan sa Japan Agency at ng NOAA. Pero ayon naman po sa ating bagong pag-asa, DOST, ito nga po ang lakas nito ay tinataglay niya ay nasa 185 kilometer per hour, malapit sa gitna at may pagbugso po yan na aabot na 205 kilometer per hour. At ito nga po no, Typhoon Mindulle as of now, hindi naman po na inaasahan na papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi natin nirurule out ano, na mag-enter pa rin sa power line sa ating Philippine Area of Responsibility yung pinakasentro nitong nasabing typhoon na Mindulle. Dahil nga po, kung mapapansin natin ano, na bahagyang bumabagal itong pagkilos ni typhoon na Mindulle. At check natin yung forecast track ng ating Japan Agency. Ito nga po, no, ayon nga po yan sa forecast track ng Japan Agency, posible nga po no, na ito nga po ay mag-intensify pa habang nagko-curve papunta yan dito sa Japan. Posible nga po siya pumunta sa super typhoon category. As of now, yan po yung kanilang prediction at ang kanilang forecast track. Pero hindi natin nirurule out ano yung posibilidad na kapag ito nga po ay yung pinakasentro ay pumasok sa ating power line, papangalanan nga po itong si Bagyong Lani. At panandalian lamang po siya magiging super typhoon at bahagya nga po no, na siya ay hihina ulit at magkukurb na po yan as typhoon papunta po sa Japan. Kung mapapansin nyo naman ano, yung ating mga kaulapan dito sa atin sa may Visayas at Mindanao, posible pa rin po tayong makaranas ng mga pag-ulan. Check natin yung zoom view ni Typhoon Mindulle. Kung makikita nyo nga po ano, si Typhoon Mindulle, kung mapapansin nga po natin ano, nagkakaroon na po siya ng eye wall. Ito nga po ang indication na ang isang bagyo ay malakas, lalo po kapag nagkakaroon ito ng eye wall. Kung mapapansin naman din natin ano, medyo bumabagal po yung pagkilos nitong bagyo. Dahil nga po yan, meron tayong high pressure area na umiiral sa silangan ng Japan. At posibleng ang bahagya pa yung humina habang andito po yan sa ating karagatan. Check naman natin yung mga area na uulanin. Dito nga po sa extreme northern Luzon, magiging maganda ang lagay ng panahon. At maging dito po sa Northern Luzon, wala tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan. Posible lamang tayo makaranas na pulupulong pag-ulan dito po yan sa may Cagayan, Tugigaraw at Isabela. At dito naman po sa may Metro Manila, posible po tayo makaranas ng pagbugso ng pag-ulan. Pero pagdating po ng hapon at ng gabi, posible po tayo makaranas ng localized thunderstorm. Pagdating naman dito sa may Mindoro province, kung mapapansin natin ano, na meron pong posibleng pagbugso ng biglaang malakas na pag-ulan, pero hindi naman po inaasahan itong magtatagal. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon dito po sa may Bicol region, wala naman tayong inaasahan na anumang sama ng panahon. Dumako naman tayo dito sa may Visayas area. Kung mapapansin natin ano, na magiging maganda rin po ang lagay ng panahon sa Visayas, maliban na lamang po dito sa may parte ng Tacloban, sa may parte ng Cebu City, sa may Bohol, ay posible pong makaranas ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dito sa may parte ng Visayas na posibleng makaranas ng pag-ulan. Dito naman tayo sa may Mindanao, kung mapapansin natin ano, meron din malalakas na pag-ulan, biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito sa Surigao City. At posible rin po makaranas ng mga pag-ulan dito po sa Kabadbaran,
sa may Cagayan de Oro. Pero yung ibang parte po no, ng Mindanao, magiging maganda po ang lagay ng panahon at magiging makulimlim lamang po. Dumako naman tayo dito sa may Palawan. Kung mapapansin natin, no, posible po makaranas ng biglaang pagbugso ng pag-ulan. Dito po yan sa may Palawan, sa may Taytay, sa Puerto Princesa, Palawan. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast. Ito naman po ay ayon sa ating European Centre. So pagdating nga po ng September 27, mapapansin natin ano, ayon po sa European Centre, ito po ay posibleng pumasok sa ating power line. At ito nga po pag pumasok, tatawagin nga po ito sa local name na si Bagyong Lani. At pagdating naman po ng September 28, kung mapapansin nga natin, ito po ay nag-intensify pa. At ayon po sa European Centre, ito nga po ay possible na maging isang super typhoon. September 29, kung mapapansin natin, ano, ito nga po ay dito sa ayon sa European Centre, ito nga po ay isang super typhoon category na. At ito nga po ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo, magkaiba po ng forecast track ang Japan Agency, PAGASA at ang ating European Centre. Pagdating naman po ng September 30, mapapansin natin na dito pa lang po siya magko-curve, palabas ulit ng ating bansa at posible po no, na dito siya dediretso papuntang Japan. Yan po ang ating inaasahan na posibleng mangyari niya sa ngayon. Sa ngayon po, mapapansin natin, ano, manatili pa rin tayo tumutok sa ating mga weather update dahil nga posible pa po mag-iba-iba ang direksyon nitong nasabing si Typhoon Mindulle dahil nga po mayroon pang high pressure area na umiiral sa silangan ng Japan na pumipigil dito sa pagkilos ng si Typhoon Mindulle. Mamaya po ulit, maglalabas tayo ng panibagong weather update para po dito sa ating minomonitor na si Typhoon Mindulle kung ano pa yung kanyang mga pagbabago. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat.